Hindi na kami lumayo pa. Isang madawag na lugar ang tinungo nila Nana Pepa at Elias upang mabilisang kumain, na agad kong naintindihan. Gutom na sila. Hawak-hawak ni Silab ang aking mga kamay. Pinipisil iyon maya't maya. Panay ang buntong hininga niya ng mahina. Mahal? Tanong ko. Nakinataas niya ng paningin mula sa tila malalim na pag-iisip. Umiling siya sandali. Pinilit alisin ang pagkakakunot ng noo. Sa halip, kabila ang hinalikan ng bawat kong pulso. Kinabik ako. Muli kong naramdaman ang kabog ng kanyang dibdib. Ang anyo o ayos niyang kung kaya niya lang akong itago sa loob ng kanyang katawan, gagawin niya. Inaasahan ko na to. Mangako ka. Si Luna. Siya ang mahalaga. Aniya na kinalabo agad ng aking mga paningin. Hindi ako sumagot, ngunit sunod-sunod akong tumango. Tama siya. Hindi na to basta tungkol lang sa aming dalawa. Si Luna. Kailangan mailigtas siya anuman ang mangyari. Mahal na mahal kita, Rosal. Mahinang bulong ni Silab na muli kong kinatango. Hindi ako makasagot. Tila may bumara sa lalamunan ko. Kuya. Tawag ni Elias na nagpahiwalay sa amin ni Silab sa pagkakayakap. Wala na tayong dapat ilihim sa kanya. Ani Silab na muling hinapkan ang aking mga pulso. Nakita kong napalinga ang mag-ina. Tumaas ang mga ulo at tila minilanghap sa hangin. Nay Pepa, Elias, maaari pa kayong tumakas. Umatras kayo. Iligtas niyong sarili niyo. Pakiusap ni Silab na kinailing ng sunod-sunod na mag-ina. Isang pamilya na tayo. At ang pamilya, ano't ano man ang mangyari, sama-sama hanggang huli. Nangingilid ang luhang wika ni Nana Pepa. Lumapit sa akin si Elias. Mahigpit akong niyakap. Ganon din si Nana Pepa. Ang gusto lang namin, ate, iligtas mo ang sarili mo para kay Luna. Paano nyo na sigurong babae siya? Naiiyak ko ng tanong. Ngumiti si Nana Pepa bago pinahid ang luha kong walang patid sa pag-agos. Mas matapang ang samyo kapag babae. Anito pa. Naramdaman kong yumapos na rin si Silab. Kanya-kanya silang bigay ng init sa akin nang maramdaman kong biglang natigilan ang tatlo. Nagumpisa na. Ani Silab na humiwalay sa pagkakayapos. Ang alin? Tanong ko. Mahal ko, bukod sa dalawang babaylan na ineskortehan ka, may tatlo pang pinadala si Ilang. Mula nang maglakad tayo palayo sa merkado, nag-umpisa na ang habulan. Maraming aswang na sumusunod sa atin, ngunit ang limang babaylan ay pumipigil sa kanila. Pinlano lahat ito ni Alab. Hindi makasabay ang limang babaylan, ngunit sapat na iyon upang mabawasan ang mga humahabol sa atin. Tila ako dinibdiban sa mga narinig. Muling nanariwa ang tagpong aking napaniginipan. Si Alab, na napapalibutan at may kakamping hindi ko na mabilang na nagbabagang mga mata. Gamitin mo ang kwintas upang makalayo sa amin kapag naging alanganin ang lahat. Huwag mo kaming lingunin. Si Luna ang prioridad natin. Madiin na bili ni Silab na kinatango ko. Nanginginig na sinapo ko ang kanyang mga pisngi. Nang aking mahal, tila nadurog ang aking puso nang makita kong lumamlam ang tsokolate pares ng kanyang mga mata. Ayaw niyang sabihin, ngunit paalam ang aking nababasa. Hinalikan ko siya. Binalik naman niya ang halik. Saglit lang ngunit madiin. Huling halik namin bago mahuli ang lahat. Nang humiwalay ako sa kanya, nakita kong naglakad pasulong si Elias at si Nana Pepa. Napatingin ako kay Silab na may sunuot sa aking balikat. Isang sisid lang mahaba ang tali. Nang silipin ko ang loob sapagkat may kabikatan, asin at ilang sapal ng mga kalamansi. Bago,
Hinawakan ang kwintas ko. Pinapaalala sa akin ang gamit nito. Tumango ako. Isang angel ang umagaw sa aking pansin na nasundan pa at sinabayan pa ng ilan. Nakaamba na ang kamay nila Nana Pepa. Labas na ang mga habang kuko. Nasa aswang na ang kanilang mga anyo. Napalinga ako kay Silab nang sumingasing siya. Labas na rin ang mga pangil, maging ang mga kuko. Lumayo siya sa akin at umigkas. Isang aswang ang pinambuno. Nakarinig ako ng mga butong na bali at ilang hiyaw. Tagpas ang ulo ng aswang na nagtangkang abutin ako na siyang sinalakay ni Silab. May ilang sumugod pa sa kanya. Napatingin ako kay Nana Pepa na may kapambunuan rin. Sa Elias na dalawa ang hinaharap. Nanginginig ang mga kamay na dumukot ako ng asin. Sinaboy sa paligid ko. Pinahit sa braso ko. Tinapon sa mga paa. Nang lingunin ko si Silab, ilang walang buhay na aswang ang nasa paligid niya. Pinigil kong humikbi. Hindi ako dapat maging mahina. Iisa lang ang dapat kong gawin. Ang makaligtas. Ngunit hindi ko magawang gamitin ang sabulag. Tila pinipigil ang aking kamalayan sa namamalas kong pakikipaglaban ng aking pamilya. Napahiyaw si Elias na agad kong nilingon. Tila ako papanawan ng ulirat. Si Nana Pepa! Butas na ang kanyang tiyan. Pinagtutulungan ng tatlong aswang. Sumigaw ako. Tinawag ko si Silab na umigkas patungo roon. Agad na nabali ang mga braso ng isa. Ang isa naman ay tumalsik. Ang isa, napugutan ng ulo. Wala nang panahon sa pagluluksa. Muling inatake si Silab ng ilang aswang. Hinagilap ng mata ko si Elias. Naluha ang hinaharap ang tatlo ring halimaw. Nakarinig ako ng kaluskos na malapit sa akin. Agad ako nagsaboy ng asin sa lugar na naririnigan kong may mga kaluskos. Ilang hiyaw ang aking narinig. Pinagpatuloy ko ang pagsaboy sa paligid. Sumigaw na si Silab. Tumakas na raw ako. Ngunit naagaw ang aking paningin ng singasing ni Elias. Nabutas ang kanyang tagiliran. Isang aswang ang kumagat sa kanyang balikat. Isang aswang naman ang sumipa sa kanyang tiyan. Tumalsik ang pobre malapit sa akin. Muli kong sinaboy ang asin. Sa mga papalapit pang aswang kay Elias, nanginginig ang mga kamay na hinata ko ito. Hindi na niya ininda ang mga palad kong may asin. Mas masakit ang sugat niya sa tagiliran. Sa sandali pa lamang ang lumilipas, sugatan na agad sila. At wala ng buhay, di kalayuan si Nana Pepa. Ang mga sumusugod at nanglalaban ay tumigil. Tila ba sila sinaway? Lumingon ako sa isang direksyon. At mula roon, lumabas si Alab. Ang lahat ng hilakbot ko, pighati, ay nalusaw. Naging galit, pagkamuhi. Hindi nararapat magkaroon ng lubos na kapanyarihan ng mga ganitong nilalang. Hindi dapat sila natitira. Sila ang dapat nawawala at sinusupil. Hindi ang pamilya ko. Nakakapagod ng mabuhay ng may kawangis. Kaagaw sa lahat ng bagay at tangka sa pagiging pinuno ko sa mga aswang. Naiinsulto ako kapag minamasdan kita. Kailangan mo na mawala. Nang iinsultong wika ni Alab sa kanyang kapatid, napalunok ako. Nagumpisang umikot ang hindi ko mabilang na mga nilalang sa aming paligid. Nagbigay ng espasyo. Tila ba hinahanda ang sarili sa inaabangang paghaharap. Sumugod si Silab na walang anumang sinalubong ng kanyang kapatid. Nagpakawala ng suntok si Silab, agad tumama sa panga ng kanyang kapatid. Nakita ko ang pagbaga ng mga mata ni Alab. Pinalabas ang bawat pangil, ang mga kuko. Nagsalpukan ng dalawa. Halos hindi ako makasunod sa bawat atake. Lubha silang magkamuka na kung hindi lang dahil sa magkaibang damit, hindi ko masusundan kung sino ang sino. Parehas ang bawat galaw na tila ba aral ang susunod na atake ng bawat isa. Iisang muka, iisang lakas. May binitiwang pag-atake si Silab
na hindi nasalo ng kanyang kapatid. Gumuhit ang apat na kuko sa tiyan nito. Agad inagasan ng dugo. Tila ako nang hina nang agad maampat ang sugat. Saglit lang, nagsara. Kung tutuusin, kayang talunin ang aking mahal ang kanyang kapatid. Ngunit kung gagamit ng kakayahan si Alab, wala nga talaga kaming laban. Nang maghiwalay sila, parehas duguan ng kanilang kasuotan. Ang puting kamesa di chino ni Silab ay tadtad na ng pulang katas ng dugo. May sugat siya sa balikat, sa hita, sa pisngi. Ngunit hindi na niya piniling luminga pa sa akin. Muli siyang sumugod kay Alab, ngunit tumalon pataas nang salubungin siya ng kapatid. Lumapag siya sa lupa at agad binaling ang sarili paharap kay Alab na hindi agad nakasunod sa kanyang galaw. Dahil nakatalikod, agad nitong binaon ang mga kuko sa likod ng napasingasing na kalaban. Nakita ko ang pagtagos ng kanyang mga kuko sa tiyan ni Alab. Akmang papaikuti niya ang mga kamay pataas, ngunit tila siya natigilan. Nang lalaki ang kanyang mga mata na napalingon, isang babae ang nakialam. Ang laging kasama madalas ni Alab, si Prudensya. Nakataas ang mga kamay nito sa ere, bumubulong. Huli na nang makita kong nakaalpas na si Alab sa mga kuko ni Silab. Sabay kaming napahiyaw ni Elias nang ang mga kuko ni Alab naman ang bumuon sa dibdib ng aking mahal. Dinukot ang kanyang puso at mabilis na tinagpas ang leeg. Binaling ko sa ibang direksyon ng paningin nang pumalahaw si Elias. Tinatawag ang mahal niyang kuya. Ayoko sanang ito ang huling imahe ni Silab na tatatak sa aking gunita. Ngunit hindi ko kontrolado ang lahat. Isang muling pagsulyap ang aking ginawa sa aking mahal bago ko hinatak si Elias na pabangon sana at takmang susugod upang daluhan ng lalaking kapwa namin minamahal sabay ng desisyong tumakas. Muling narinig ko ang galit na hiyaw ni Alab, ang singasing ng mga aswang, ang sambit ng paulit-ulit sa aking pangalan. Nang gamitin ko sa ikalawang beses ang sabulag, ayaw sanang sumama sa akin ni Elias, nais kunin ng kuya niya, ang kanyang ina. Ngunit alam kong pinapalakas lang siya ng galit. Malaki ang sugat na natamo niya. Kapag humupa ang muhi, unti-unti siyang mauupos. Sapo ang tiyan na saglit na nikas. Pinipigil kong humagulgol. Paulit-ulit na sumasagi sa aking isip ang huling sandali ni Silab. Bagamat panay ang agos ng luha, hindi ko maiwasang balingan si Elias na nasa ibang direksyon naman nakatingin. Sapo pa rin ito ang tagiliran na bagamat umampat na ang pagdurugo, halata pa rin sa mukha ang sakit na nararamdaman. Tumigil kami sa isang sulok ng matataas na batong magkakadikit. Tuluyang nawala ang sabulag na kumulong sa amin nang kami ay tumakbo. 15 minuto rin ang tagal ng bisa. Sapat upang makalayo kaming dalawa. Ate Rosal, malapit na mula rito ang komunidad niyo. Ihahatid kita ron. O kung hindi man, tutulungan kita makatawid hanggang sa hangganan. Walang emosyon na wika ni Elias maya-maya nang itapon ko ang paningin sa kanya. Tila pa nagbago na ang bunso kong kapatid. Ang tinuturing ko ng kadugo mula nang makilala siya. Nawala na ang kislap ng kanyang mga mata, ang mapanuksong ngiti, ang tila tutang paglalambing niya maya't maya. Agad siyang binago ng pagkawalan ng kanyang ina at ng kanyang kuya. Sumama ka sa akin. Tatanggapin ka nila upang Hindi ko na natapos ang sasabihin ko nang marahas siyang umiling. Saglit kong nakita ang dating Elias na punong-puno ng siphayo bago muling naging matigas ang kanyang anyo. Yun lang ang plano, ate. Ang iligtas ka at si Luna. Kaya ko ang sarili ko. Mas makakahinga ako kung alam kong nairong ka na. Ligtas. Ayokong biguin sila, kuya.
Bahagyang bumigay ang kanyang tinig. Agad kong naintindihan. Nakuha niya talaga ang ugali ni Silab. Sabay kaming napatingala ni Elias at otomatikong natigil sa paglalakad nang marinig namin ang sabay-sabay na huni ng mga ipon. Saglit dumilim ang ilang parte ng langit nang sinakop ng mga lumilipad na nilalang. Palubog pa lang ang araw, kahil na ang kapaligiran. Mula sa langit, tinuon ni Elias ang mata sa akin. Ang panghuli mong sabulag, ate, ay dadaling ka sa pinakahangganan ng teritoryo ng mga tao. Malapit na iyon sa inyong komunidad. Kung tatakbo ka lang, kapag nawala na ang bisa ng sabulag, mas mabilis kang makakarating sa inyo. Pilitin mo, Ate Rosal, para kay Luna. Mabilis na bili ni Elias na humakbang palayo sa akin. Sumama ka, pakiusap! Samo ko pa, nalilapitan siya. Ngunit muling tumanggi si Elias. Kailangan kong harapin sila o bawasan man lang ang mga hahabol sa'yo. Anito na saglit akong niyapos bago maingat na lumayo sa pagkakayakap sa akin. Pilitin mo, ate. Anito pa, bago sinalubong na ang lumapag na mga itim na ibon sa lupa. Tuluyang nawala sa mata ko si Elias nang lumapag ang mga nilalang. Nilamon siya nang hindi ko na mabilang na mga aswang na nagsipagsulputan. Ilang maliliit na ibon ang lumapag sa aking kinatatayuan. Pinagtutuka ang mga hita ko at braso. Pikit mata kong hinaklit ang suot na kwintas at tinapon sa lupa. Agad tumalab ang huling sabulag na taglay ng aking kwintas. Nalito at natigilan ang mga ibon na tumutuka sa akin. Saglit umikot ang aking paligid. Pinigil kong maliyo nang tuluyang tumigil ang pag-ikot ng aking kinatatayuan. Nasa isang patag na lupain ako. Tanaw ko sa bandang hilaga ang kasukalan. Pamilyar ang lugar. Kapag lumagpas ako sa nagtataas ang puno at mga halaman, hangganan na iyon ang teritoryo. Nakikita ko na ang bangin na naghihiwalay sa kalitagan at sa komunidad na aking pinanggalingan 2 taon na ang nakakaraan. Napatingin ako sa mga braso at binting dumurugo. Alam kong sinadya iyon ng mga tagasunod ni Alab upang agad matunto ng aking kinaroroonan. Alam niya na tatakbo ko sa pinanggalingang pugad. Saglit kong hinaplos ang tiyan na nakikisama. Pinalis ko ang mga luhang naglanda sa bawat pisngi. Uuwi na tayo, anak. Ililigtas kita. Kahit anong mangyari.